Yung namang mga taong nagsasabing pagod na ako, hindi ko na kaya. Hindi naman sila yung mga taong pagod lang ang katawan. Sapagkat ang katawan kahit lupay-pay yan, kahit may sakit pa yan, kahit hirap na yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Magtatrabaho at magtatrabaho pa rin yan. Basta't inspired ang puso niyan, ang kalooban niyan. Kahit sino dito, mayroong pinagdaraanan. Yung iba sobrang mabibigat. Yung iba sobrang mabibigat na kung hindi lamang may takot sa Diyos, kung hindi lamang masamang magpakamatay, matagal nang kinitil ang kanilang sariling buhay. Mind you, maraming ganyan. Sigurado ko, ito yung mga taong na-encounter natin. Nakangiti kahit paano, nakakatawa, nakakapustura. Pero sa loob-loob nila, ang bigat-bigat pala ng dinadala nila. Imagine encountering such kind of people, tapos susungitan mo. May mga taong ganyan talaga. Akala mo okay? Akala mo malakas? Akala mo walang problema? Nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. O di po ba? Kapag ganyan, mas nakabibigat yan sa ating mga dinadala. Mas nakapapagod yan. Yung mayroon kang pinagdaraanan na walang nakakaalam. O kung meron man, wala naman silang pakialam. Kamakailan eh, meron akong nabuntot ang kotse dyan sa may prensa. Noong una, inis na inis ako. Kasi ang bagal. Siguro mga 30 lang ang takbo, eh nagmamadali ako, hindi naman ako maka-overtake. Ang daming mga nasa salubong na sasakyan. Bubusinahan ko na sana ng matinding ganun, yung parang nagmumurang busina. Nang bigla akong makita, parang may karatula dun sa may puwita ng kotse niya. Ang nakalagay, exact words, sensya na, bagong driver lang, tanga pa. Kalagay. Totoo, yun ang nakalagay. Eh hindi na ako bumusina. Nag-adjust na ako kasi naintindihan ko na yung dahilan niya. I just wonder kung bawat isa sa atin, lalong-lalo na yung mga may pinagdaraanan, pwede bang o pwede kayang maglagay ng karatula sa katawan na nagsasabing, broken-hearted ako, niloko ako, tinraidor ako ng kaibigan ko, bankrupt ako, gipit na gipit ako, may malubhang sakit ako, problema ko ang anak ko, litong-lito na ako, pagod na ako. Siguro, even for quite some time, magbabago ang pakikitungo natin sa mga taong yan. Kabod-kabod, igagalang, bibigyan ng importansya, ng halaga, bibigyan ng pasensya, ng pahinga. Eh, sino ba naman ang maglalagay ng ganyang karatula? Sige nga, takot lang nila, hiya lang nila. Pero wag ka, may mga taong ganyan talaga. Akala mo okay? Akala mo malakas? Akala mo walang problema? Nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. Kaya't kapag makausap mo ng heart to heart, nagsisimula pa lamang kayo umaatungal na. And so brothers and sisters, let us always be nice and kind to one another. Sapagkat hindi mo alam ang pinagdaraanan ng tao sa buhay. Hindi man tayo makabawas. E huwag na tayong makalagdag pa sapagkat sa mga taong very down na, kaunting bagay na nega, ikatutumba, ikakawalang pag-asa nila, maawa ka, kailangan nila ng pahinga. Kaya nga, saktong-sakto ang ating mabuting balita para sa lahat, lalong-lalo na para sa mga may matinding dinadala at pagod na. Ang sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Siya ang pinaka nakakaalam at siya ang may pinaka pakialam. Yun nga, sabi nga natin, yung mga buhok mo bilang niyang lahat, the most insignificant part of our body, He knows my heart. Bilang na bilang niya, tigit-tigisa. Yun pa kayang nakapagpapalungkot sa iyo, iniiyakan mo, dumuturog sa puso mo, nakapagpapapagod sa'yo, of course He knows, and of course He cares. Kaya't yung imbitasyon niya, heed it, come to me. Notice na hindi niya sinabing, lumapit ka sa kung saan, sa kung ano, sa kung sino. Kasi madalas, kapag napapagod na tayo, ang tendency natin, mag-relax, mag-unwind, pupunta kung saan-saan, bibili ng kung ano-ano, kasama sa kung sino-sino, minsan masama na impluensya pa. Minsan, masasama sa pagkakasala at pagkakamali pa.
para makapag-unwind lang. Talk about clean fun, good fun. Okay yan. Pero ano ba ang natutugunan niyan kundi ang pagod lamang ng katawan? Hindi ang pagod ng kaluluwa. Ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, hindi lang mang tayo katawan, tayo rin ay kaluluwa. At sa pagitan ng dalawa, mas dapat nating inaalagaan, pinapalakas, nire-recharge ang ating espiritu. Alalong pag sinasabi sa atin ni St. Paul sa ating ikalawang pagbasa, mamatay ang katawan, pero buhay ang espiritu, mabubuhay pa rin tayo. Pero patayin mo ang espiritu, paghinain mo ang espiritu, kahit malakas ang katawan mo, hindi na ito uubra sa kahit sino o kahit ano. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na fighting spirit. Lupay-pay na yung katawan, bali-bali na yung buto, nakasadsad na sa lupa, mahinang-mahina na, pero kung may fighting spirit yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Ganon kahalaga ang espiritu, ang kaluluwa. Kaya nga ang sinasabi ng Panginoong kapahingahan mas mahalaga sa Ebanghelyo ay kapahingahan na dulot niya, kapahingahan para sa kaluluwa, sapagkat ang ating katawan ay humuhugot ng lakas sa ating kaluluwa. And so sige, basta clean fun ha, relax, unwind, pumunta ko saan-saan, kung may oras naman at kung may panahon, lalong-lalo na with your loved ones, uminom ng mga bitamina, mag-unwind, mag-relax, magpaspa. Go! Pero huwag mong kakalimutan ang laging pagdarasal at pagtawag sa Kanya. Huwag mong katatamaran ang manalamis. Establish a deeper and stronger relationship with Jesus. Sapagkat yon ang idudulot niya sa iyong pahinga. Yun ang magbibigay sa iyo ng ibayo pang gana para mas magsikap at mas sabuhay ay lumaban pa. Yun yung pahinga na sinasabi sa Biblia, ang Diyos ay nagpahinga. Pero yun ay matapos niyang likhain ang lahat at nakita niya na ito'y maganda. Yung nakita mo, yung pinagpaguran mo kahit paano may natapos na. Experience will tell us na ang pinaka nakapagpapapagod sa atin, yung paulit-ulit na lang, hindi na matapos ang problema sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya. Diyan tayo gustong ipahinga ng Panginoon. Ano ang sabi ni Yahweh sa Isaiah 4 verse 2? Ang inyong mga sibat ay gagawin kong susod, ang inyong tabak ay gagawin kong karet. Saan ba ginagamit ang sibat at ang tabak? Hindi ba't sa pakikipaglaban, sa pakikipagdigmaan? Saan namang ginagamit ang karet at ang susod? Hindi ba't sa pag-aani or sa harvest time? Sinasabi kasi ng Diyos yan, hindi sa habang panahon makikipaglaban ka, mag-e-effort ka, makihirap ka. Darating ang pagkakataon, naaani ka ng magandang resulta. Mapagtatapos mo pa rin ang mga anak mo, maaabot mo pa rin ang pangarap mo, maiayos mo rin ang buhay mo, ang pamilya mo, gagaling ka pa rin sa sakit mo, titunaw pa rin ang anak mo, magbabago pa rin ang asawa mo. Darating ang pagkakataon na ganito, na meron kang magiging pahinga. Basta matuto ka sa Kanya, sa tama lang, sa totoo lang, sa mabuti lang. Lagi kong pinapayo, halimbawa sa isang kabiyak, na gustong tulungan ang kanyang asawa sa pagtatrabaho, bagamat hindi po pwede kung minsan o hindi niya kaya for some reasons. Ang lagi kong sinasabi sa kanya ay, maging faithful ka, iwas ka sa bisyo, iwas ka sa tukso, alagaan mo ang mga anak ninyo. Yun lang malaking tulong na sa mga anak, yung magmahalan kayong magkakapatid, pagbutihin niyo pag-aaral ninyo, iwas din kayo sa bisyo. Kung kayo maliliit pa, iligpit ang pinaghigan, pinagkainan. Huwag magdadabog kapag inuutusan. Huwag sasagot kapag pinagsasabi. Yun lang, pakalaking tulong na. Sa mga may karamdamang inaalaga, yun lang, maging positibo lagi ang outlook ninyo. Yung inumin ninyo ang gamot ninyo sa oras. Iwasan ninyo yung mga pagkaing bawal sa inyo at iwasang magreklamo ng magreklamo. Yun lang, napakalaking tulong na. Yun lang, kamustahin mo yung nanay mo, yung asawa mo, yung tatay mo, yung anak mo, yung kapatid mo, na kailaki ng suporta sa pamilya ninyo. Okay ka pa ba? Baka may problema ka. Kaya pa ba? Baka gipit ka, huwag ka nang magbigay ngayon. May naipon naman ako kahit pa paano. Bilhin mo naman yung gusto mo, huwag lamang puro kami. Isipin mo rin ang sarili mo, mag-relax ka. Kahit pabalat bunga lang, malaking bagay yun. Na binibigyan mo ng pataan yung nagsasakripisyo para sa inyong pamilya na pwede kang hindi magbigay ngayon.
Pwede mong bilhin ang para sa'yo. Pwede mo rin isipin ang sarili mo na alam mo namang hindi naman niya din gagawin. Kasi bago siya, kayo muna. Pero malaking bagay yung inaalala mo siya. Yun namang mga taong nagsasabing, pagod na ako, hindi ko na kaya. Hindi naman sila yung mga taong pagod lang ang katawan. Sapagkat ang katawan, kahit lupay-pay yan, kahit may sakit pa yan, kahit hirap na yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Magtatrabaho at magtatrabaho pa rin yan. Basta't inspired ang puso niyan, ang kalooban niyan. Kaya nga ang tawag natin, di ba? Lakas ng loob, hindi naman lakas ng labas o ng katawan. Sapagkat ang ating katawan, ang ating pisikal, ay huhugot ng lakas sa ating kalooban, sa ating espiritu, sa ating kaluluwa. At kaya nga din yung mga nagsasabing, nakawawala ng pagod. They are not really pertaining sa pagod ng kanilang katawan, kundi sa pagod ng kanilang kalooban. Yung bang akalain nila na sila na lamang lagi ang nagdadala ng problema sa kanilang pamilya, nakakapagod yun din, hindi ba? Pero yung maramdaman nilang someone cares for them, someone understands them, someone is thinking about them, someone is appreciating what they've been doing, malaking bagay yun. Nakapagpapalakas ng kaluluwa, ng loob at ng espiritu yun. Kaya nga, yun ang alok na kapahingahan ng ating Panginoon eh. Alam naman niya na meron tayong mga bitamina. Alam naman niya na meron tayong mga pain relievers. Alam naman niya na meron tayong mga energy drink. Alam naman niya na meron tayong kakayanan kumain ng mga pagkain masusustansya. Pero bakit nag-aalok siya ng pahinga? At ang inaalok niyang kapahingahan ay hindi yung kapahingahan na idudulot ng mga material na bagay na yan. Sapagkat ang pinaka napapagod sa totoo lang ay alam niyang hindi ang ating katawan kundi ang ating kalooban. Kaya ang sabi niya at ang alok niya, bibigyan ko ng kapahingahan ang inyong kaluluwa. Hindi natin kinakailangang mawalan ng mga trabaho, mawalan ng mga alalahanin, mawalan ng mga sakripisyo. Sapagkat lalo pa tayo'y nagmamahal, ay nako, kahit sabihin sa'yo ng isang taong tama na, sige ka pa rin, magtatrabaho ka pa rin, aalalahanin mo pa rin, kahit may iba nang nag-aalala. Kahit may iba nang gumagawa, gagawa ka pa rin kung ano magagawa mo. Kahit may iba nang nananagot, pananagutan mo pa rin, lalo na ang responsibilidad mo sa pamilya mo. Ganon kapag nagmamahal lang ang tao. So hindi kinakailang mawala ang lahat ng mga alalahanin, trabaho at sakripisyong ito. Ang kinakailangan lamang ay yung alam nating may nakakatuwang, may nakakasama tayo. Eh kahit nga ang ating Panginoon, nakapagpahinga sa bangka, kahit na ito'y binabayo ng hangin, ng alon at bagyo. Bakit? Sapagkat alam niyang may katuwang siya, may kasama siya. Sino? That time, hindi ang mga alagad niya na walang pananampalataya o mahinang pananampalataya sa kanya, kundi ang Diyos na nagsabi sa kanyang, "This is my beloved Son in whom I'm well pleased." Kaya sana, dalangin natin sa misa, makaramdam tayo ng katuwang o kasama. Hindi necessarily yung gagawin din yung ginagawa natin, kundi yung magpaparamdam na sila'y kapanalig, kasama, kaagapay natin, nagmamahal sa atin, concern sa atin, na-appreciate ang lahat ng mabuting ginagawa natin. Ngayon, hindi man natin ito makuha sa iba o sa kanila, kuhanin natin ito sa Panginoon. We just have to come to Him. Yun naman ang sinasabi niya at imbitasyon niya sa atin. Come to me. Lumapit kayo sa akin and surrender everything to Him. At panghawakan natin yung sinasabi niya sa ating, "I will be with you always until the end of time. I love you. I know the plans I have for you. Do not fear. Do not be afraid, for I am with you." Sapagkat ang pangako niya sa atin, sa ating salmong tugunan, nasa isip niyang lagi ang kanyang sinabing mga salitang yan na pangako niya sa atin na kanyang mga hinirang. Just imagine kung gaano katindi yung burden na maaalis sa shoulder natin kung ang lahat ay pagkakatiwala natin sa Diyos natin. Lord, gagawin ko ang makakaya ko, pero bahala ka na. Kung magiging totoo lamang tayo sa mga salitang yan, Lord, o nang bahala. Pag ganun kasi, may mangyari namang mga problema, alam mo, backup mo siya. Pwede siyang gumawa ng biyaya kahit sa mga darating na problema. Hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay, pero kontrolado niya. Hindi mo nakikita ang lahat,
kita niya. At yon ang mas mahalaga. So imagine, yung magiging saya mo, kahit na may dumating pang mga problema, kasi bahala siya. Just imagine kung gaano katindi yung burden na maaalis sa shoulder natin kung lahat ay pagkakatiwala natin sa Diyos natin. Lord, gagawin ko ang makakaya ko, pero bahala ka na. Kung magiging totoo lamang tayo sa mga salitang yan, Lord, ikaw na ang bahala. Ha? Pag ganun kasi, may mangyari namang mga problema, alam mo, backup mo siya. Pwede siyang gumawa ng biyaya kahit sa mga darating na problema. Hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay, pero kontrolado niya. Hindi mo nakikita ang lahat, kita niya. At yon ang mas mahalaga. So imagine, yung magiging saya mo, kahit na may dumating pang mga problema, kasi bahala siya. Not just that, kapag tayo mapagkumbaba, hindi mo lamang mararamdaman ang pagmamahal at guidance ng Panginoon eh. Kaya kasasaya. Magiging mababaw rin ang kaligayahan mo. Kapag mapagkumbaba ka, makikita mo ang mga biyaya niya na hindi mo na kinakailangan gumasta ng malaking pera, pumunta ng kung saan saan. Okay yung mga yan. Pero sabi nga natin kanina, there is certainly more than money can bring and can give us. Basta, maging totoong children lamang tayo of God. Nakalulungkot at nakakaawa yung mga taong ang kaligayahan, kinakailangan mong gumasta ng maraming pera. Hindi masama yan. Pero, kapag hindi ka na sumasaya sa mga simpleng bagay, there's something wrong with you. Sapagkat ang Diyos, pinasaya tayo mula noon hanggang ngayon sa pagiging simple lamang niya. Kung hindi natin yun nakikita at hanggang ngayon hindi natin nakikita ang Panginoon sa banal na ostya, there's something wrong with us. Masyado na tayong mataas. Hindi tayo sasaya ng ganyan. Magiging high maintenance tayo pag ganyan. Magiging malungkot tayo kung ganyan. Kahit pa maranasan natin ang karangayaan, kasikatan, kapangyarihan at kayamanan. Greatness recognizes greatness. Kapatid, maging mapagkumbaba para maisip mo, pwede ka rin palang maging dakila sa mga simpleng mabubuting paggawa. Kapatid, kapag ikay naging mapagkumbaba, makikita mo, may mga tao sa pamilya mo na dadakilain mo. Hindi nyo kinakailangan maging mayaman, maging sikat, basta't mayroon lang kahit isa na nagsasakripisyo para sa inyo, dakila, great family ang meron kayo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Kahit sino dito, mayroong pinagdaraanan. Yung iba sobrang mabibigat. Yung iba sobrang mabibigat na kung hindi lamang may takot sa Diyos, kung hindi lamang masamang magpakamatay, matagal nang kinitil ang kanilang sariling buhay. Mind you, maraming ganyan. Sigurado ko, ito yung mga taong na-encounter natin. Nakangiti kahit paano, nakakatawa, nakakapustura. Pero sa loob-loob nila, ang bigat-bigat pala ng dinadala nila. Imagine encountering such kind of people, tapos susungitan mo. Ni hindi masyadong narinig yung inutos mo, hihiyain mo. Simpleng pagkakamali, mumurahin mo. Tandaan mo yung minumura mong kasambahay mo. Pag uwi ng bahay niyan, anak yan, o kaya natay yan, o kaya nanay yan. Gusto mong minumura ang nanay mo? Niloko na ito? Lulukohin mo pa? Umuutang sa'yo? Papatungan mo? Nang patubong sobra-sobra? Tapos sasabihin mo, tinutulungan mo lang siya? Kung hindi ka magpapatubo ng sobra-sobra, kung hindi niya kakagatin yon, magpapautang ka? Sa pamilya, ganyan din. May mga pagod na, bibigyan mo pa ng sama ng loob, patong-pato na ng problema, dadagdagag ka pa. Ano sa paningin mo, sa pakiramdam mo, ang magiging pakiramdam nila? Ganito, dapa na, sinusudsud mo pa, sinusubsub mo pa. Huwag naman sana. Lahat tayo, totoong may pinagdaraanan. Kaya kung minsan, kung makapagsalita ka, gano'n na lang. Bakit? May pinagdaraanan ka rin sa pamilya mo eh. Okay, okay. Pero, hindi lahat tayo pare-pareho ng pinagdaraanan. Hindi totoo yung kasabihang, we are all in the same boat. Sapagkat yung iba sa atin, naka-cruise ship. Yung iba sa atin, naka-barko. Yung iba sa atin, naka-balsa. Yung iba sa atin, styrofoam na lang ang hawak sa gitna ng karagatan ng problema. Ikaw, maganda pa support system mo eh. Nakahawak pa at parehong kamay mo. May humahawak pa sa'yo. Sila baka daliri na lang. Tapos, itutulak mo pa. Kaya sana mga kapatid, in this world where the devil has spread so much hate,
piliin nating maging mabait. Kasi sigurado ko, people come into our lives not by accident. It's either pinupapunta sila ng Diyos sa atin o tayo ang pinapapunta ng Diyos sa kanila. Either way, we can experience even a glimpse of heaven here on earth. If only we will choose to be kind, even just a little bit. Yung pang konting tip, konting smile, konting pagiging considerate, yung kahit hindi mo gusto yung binibenta niya, nakita mo, sigurado, tagal nang nasa ilalim ng sikat ng araw, bilin mo, kahit ipamigay mo na lang yung binili mo. Sa pamilya, konting thank you, konting lambing, konting thoughtfulness, konting pag-aalaga, konting paghahalaga. Nako, kapag ganyan, kahit konti lang, masusungkit natin ang langit kahit saglit. It will have a ripple effect. Babalik at babalik. It won't be wasted. So isipin po ninyo, kung lahat tayo at kung lagi tayong magiging mabait, ang mundong ito ay magiging parang langit. So hindi po tayo nilikha ng Diyos ha, para maging malungkot dito sa daigdig at upang maging masaya sa langit. Nilikha tayo ng Diyos upang dito pa lang maging masaya na tayo at upang maging mas masaya tayo sa langit. Ngayon pa lang, simulan natin dito ang langit. Sa mundong ito, na po pwede tayong maging kahit sino, piliin mo lagi na maging mabuting tao. Do not worry. Don't worry. Huwag mag-alala. Yan din ang madalas na paalala sa atin ng Diyos. Kaalinsabay po ito ng mabilis at madalas niyang sinasabi sa atin, huwag to tayong matakot. Bakit nga ba hindi tayo dapat nag-aalala? Two things. Simple lang ha, para mas madaling maintindihan, tandaan. Sapagkat ang worrying ay irrelevant at irreverent. Irrelevant kasi hindi nga po mahalaga. Anina, ni-research ko pa, kaya bahagya ako na late sa misa. Lagi kasi nating sinasabi, wala namang gamit yung appendix. Nakasasama lang. Kaya dapat tinatanggal yan. Anina, ni-research ko, meron palang gamit ang appendix. Hindi naman kasi yan ilalagay ng Diyos bilang parte ng katawan nating mga tao kung wala yung gamit. So, huwag iisipin na ang appendix ay walang gamit. Naisip ko kasing ihalin tulad sa worrying. Eh, ang appendix may gamit. Kaya mahalaga pa rin. Ang worrying, wala. Wala talagang gamit. Nag-research pa ako uli. Meron bang itinanghal sa Guinness Book of World Records na taong pinaka magaling, pinaka maraming worries? Kasi yung pinaka pangit meron pa eh. Pero yung pinaka maraming worries, wala. Kaya ang pag-aalala ay walang halaga. Sabi nga po nung isang quote, worrying is like sitting on a rocking chair. Tumba-tumba. It keeps you busy, but it doesn't get you anywhere. Doon ka lang. Sa lugar na yon, hindi ka lumalayo. So, we can worry all day, all night, all week, all month, all the days of our lives. Pero walang maidadagdag sa atin. Walang positibo. Puro pa nga negatibo. O sige nga, meron bang taong nagsabi sa'yo, Mars, alam mo yung problema ko sa pera, yung problema ko sa sakit, solve na. Paano na solve? Inalala ko lang. Maghapon, magdamag, hindi na ako natutulog eh. Tingnan mo nga ako. Hindi na ay bagsto eh. Nakikita mo sa mga makata ko, ay luggages na yan. Laging namamawis sa mga kamay ko, pati mga paa ko. Kasing kinakabahan ako eh. Kasi baka magkaganon, baka magkaganito. Laging mainit ang ulo ko. Laging nakakunot ang noo ko. Lagi ko nasisigawan ang asawa ko, pati mga anak ko. Wala na akong ginawa kundi mag-alala. Ay, effective try mo. Solve na problema ko. By the way, yun nga palang nagsabi niyan ay si Sisa. Kaya itry nyo rin ha. Nang pati kayo, maloka na. Walang ganun, Mars. Walang nadadagdag na mabuti ang pag-aalala. Puro pa nega. Kasi pag nag-aalala ka, malulungkot ka. Pag nag-aalala ka, hindi mo magagawa ang mga dapat mong gawin, ang mga dapat mong isipin. Mapapabayaan mo ang sarili mo, pati pakikipagkapwa ang tao mo. Magkakasakit ka, mamatay ka.
O di ba? Sabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:27, may maidaragdag ba kahit isang araw sa buhay mo ang pag-aalala mo? Wala. On the contrary, dahil sa pag-aalala, marami ng buhay ang nabawasan ng hindi lang ng isang araw, baka isang taon, dalawang taon at marami pang taon dahil sa pag-aalala. Hindi nakadaragdag, nakababawas pa. Kaya hindi mahalaga. Lubayan yan. Huwag mag-aalala. Worrying is irrelevant. Ikalawa, hindi na mahalaga, masama pa. Bakit? Worrying is irreverent. Irreverence to God. Hindi paggalang, hindi pagrespeto. Ang taong nag-aalala ay parang nagsasabi sa Diyos, Lord, naniniwala ako sa iyo, pero hindi ako nagtitiwala. Paano yun? Naniniwala kang makapangyarihan siya, pero hindi ka nagtitiwala ang gagamitin niya ang kapangyarihan niya, pabor sa iyo? Naniniwala kang mapagmahal siya, pero hindi ka nagtitiwala ang mahal ka niya? Naniniwala kang mabuti siya, pero hindi ka nagtitiwala ang i-apply niya ang kabutihan niya sa iyo? Lalo na ngayong meron kang problema, insulto sa Diyos iyo. Walang pagrespeto sa Diyos iyo. Siya na nagsabi na napakaraming beses, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Siya na nag-assure sa'yo na mas mahalaga kang di hamak sa milyong-milyong mga mayang pinapakain niya kahit hindi nanghihingi sa kanya ng pagkain ng mga maya. Siya na nagsabi sa'yong mas mahal ka niya at mas inaalagaan ka niya kaysa sa mga magagandang halaman na iyong nakikita. At higit sa lahat, siya na nagpadala ng kanyang bugtong na anak para lamang iligtas ka. Ang hindi paniniwala sa kanya na maipapakita natin dahil sa ating pag-aalala ay hindi pagrespeto sa Diyos. Father, anong magagawa ko? Siyempre, concern ko pa rin yung health ko. Concern ko pa rin yung kabuhayan ko. Concern ko pa rin yung kinabukasan ng mga anak ko. Eh, hindi naman sinasabing hindi mo maging concern eh. Ang sinasabi, yes, maging concern ka, pero alisin mo ang iyong pag-aalala. Ang concern kasi ay yung maisip mo paminsan-minsan at iisipin mo lang siya kung kailan mo gustong isipin. Kasi meron kang mga ibang dapat gawin at ibang iisipin. Kasi may ibang buhay ka rin. Concern mo kasi, alam mo, aware ka, and you are dealing with it, much more you are praying for it. Pero yung worry, wala kang control. Ginagawa mong pagkain. Kung si Kristo, doing my Father's will is the food that sustains me. Ikaw, worrying is the food that sustains me. Pero hindi ka binubusog, nilalaon, ginugutom, pinapahina ka pa. Ang pag-aalala mo, kinakarir mo ang pag-aalala mo. So sabi nga, yung when it comes to concern, we own our concern. When it comes to our worry, worry owns us. Eh, hindi dapat ganun. At ang sikreto doon ay yung sinasabi po sa 1 Peter 5:7. Ang sabi ni San Pablo sa 1 Peter 5:7, cast all your cares to God because He cares for you. Ibigay mo ang lahat ng concerns mo. Ibigay mo ang lahat ng worries mo. Ibigay mo ang lahat ng anxieties mo. Yung mga causes nito sa Diyos. Why? Because He cares for you. Father, ginagawa ko naman yun eh. Kapag nagdarasal naman ako, sinusuko ko sa Kanya ang lahat. Eh, yun naman pala eh. Eh, bakit ka pa rin nag-aalala? Kung binigay mo sa Kanya, bakit pag-alis mo dito, dal-dal-dal mo pa rin yung mga isinuko mo sa Kanya? Ibig sabihin nun, hindi mo talaga binigay sa Kanya ang lahat. We are missing that most important word doon sa 1 Peter 5:7. All your cares, cast all of them. Hindi sinabing cast yung 99.9% cares mo. Hindi! Cast all your cares to Him. Lahat ibigay mo sa Kanya. Sapagkat sige ka, kapag yan ay hindi mo ginawa, nag-aalala ka na, eh, sabi ko nga, ikakasala ka pa. Alam po ninyo, ang sabi dun sa mga naunang bersikulo, in fact, isang bersikulo lang. So 1 Peter 5:7 o ano? Ano yung po yung nauna? 1 Peter 5:6. Ang galing. Ang sabi sa 1 Peter 5:6 ay magpakumbaba kayo
sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga mapagkumbaba, samantalang sinasaway niya ang mga mayayabang. Something like that. It's about humility. Pagpapakumbaba. Eh, magkadugtong po yan. Ang sabi sa 1 Peter 5:6, magpakumbaba. Ang sabi sa 1 Peter 5:7, cast all your cares to Him. Kaya, casting all our cares to God is humility. While carrying all our cares or some of our cares ay pride. Yung pagpapaubaya talaga sa Diyos ng lahat ay pagpapakumbaba. Lord, hindi ko kaya. Pero kaya mo ito. Alam kong tutulungan mo ako. Ula ngayon, hindi ko na masyadong aalalahan nito. Isipin ko paminsan-minsan. Pero hindi araw-araw, hindi minuminito, hindi sugu-sugundo. I'm casting all my cares to you. On the other hand, carrying even some of our cares, Lord, I got this. Kaya ko ito. Kaya ko ito. Eh, kaya ba nga nila? Kaya, huwag po tayong masyadong nag-aalala. Hindi na yan mahalaga. Eh, masama pa. Mamumroblema ka na. Eh, hindi ka pa kalugod-lugod sa kanya. Diba? Double suffering yun. Eh, kinakailangan mo ng tulong. Eh, hindi pa nalulugod sa iyo ang Panginoon. Ito sanang ating makita, mga kapatid, sapagkat lahat tayo may mga alalahanin sa buhay, ibigay natin ang lahat ng alalahanin na ito sa Diyos. Upang alalahanin man natin ay paminsan-minsan lang, sapagkat alam natin, ito ay inaalala at ginagawa na ng paraan para sa atin ng Diyos. Tingnan po ninyo ang picture ng Divine Mercy. Diba? Yung isang kamay nakaturo sa kanyang puso. Yung isang niyang kamay nakaganyan na parang nagbe-bless. Anong ibig sabihin yan? Para sa akin, simple lang. Sinasabi niya, kinaawaan kita. Kinahabagan kita. Ang ibig sabihin ng awa at habag sa punto de vista ng Diyos, nararamdaman ko'y nararamdaman mo. Ako rin minsan sinabi ko sa Ama, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Yan din ang nararamdaman mo, di ba? Naiintindihan ko yan. Basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Tulad ko, pagkatapos mong sabihin, Ama, at mo naman ako pinababayaan, sabihin mo rin sa kanya, pero Ama, sa mga kamay mo, binibigay ko ang espiritu ko. Ikaw na ang bahala. At kapag ganun ang ginawa mo, sabi niya sa kabilang kamay niya, muli kitang bubuhay sa huling araw. Literally or figuratively, ibabalik ko ang sigla ng iyong buhay. Pagpapalain kita. Mahal ka ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Huwag mong aalisin yon. Kaya nga ang sabi, wear the helmet of salvation. Niligtas ka na ng Diyos eh. Hindi lang sa krus, kundi sa buhay mo. Ang dami mo ng problemang nalampasan. Tandaan mo yan. Huwag mo aalisin yan sa iyong isipan, sapagkat yun ang pangahawakan mo. Mahal ako ng Diyos. Hindi po pwede kong isipin hindi na ako mahal ng Diyos kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Di ba't pagsugal, kapag ang kalaban mo ay buta, zero, mahahalata mo ba? Hindi siya papahalata. Ganyan lang yan. Bakit? Binabluff ka niya. Ganon ang Diablo. Binabluff ka lang niya na parang hindi mo kaya. Binabluff ka lang niya na wala na doon mangyayaring maganda. Binabluff ka niya, tinatakot ka niya, pinagpapaalala ka niya. Bakit alam niya na kapag kumasa ka, kahit yung 1% pananampalataya sa tulong niya, ang demonyo mapapataob mo siya. Kasi kahit 1% pananampalataya, aalagaan niya, aalalayan niya, kakaawaan niya. Ganon ang banal awa niya. Kasi iniintindi niya ang bawat isa. Inasmuch as, saan ba galing yung 1% pananampalataya na yan na nanghihina na? Saan? E di sa 100% pananampalataya na bawasan lang dahil sa dami mong naging problema. Si Tomas, hindi naman talaga siya dati nagdududa. Bakit siya nagduda? Antindi nung nangyari, si Jesus yung inaasahan nila, pinatay ng walang laban, hindi pa nabubuhay, yun ang alam niya. Masisisi mo ba siya? Ganun ka rin naman.
Yung 1% pananampalataya na nanghinaan na kung meron ka niyan ngayon o kung darating yan sa buhay mo, nanggaling yan sa 100%. Kaya kakaawaan ng Diyos yan eh. Hindi ka naman tulad ng pariseyong from the beginning, hindi na naniniwala sa kanya. Naniniwala ka. It's just that patong-patong yung problema. Hindi ka naman talaga bumibitaw eh. Kapit na kapit ka sa kanya. Kaya lang ang bigat-bigat na nang dinadala mo sa buhay. Kaya parang bumibitaw ka na rin. Pero sa totoo lang, ayaw mong bumitaw sa kanya. At yun ay naiintindihan niya. Yun ay inuunawa niya. Kaya yun ay kaawaan niya. Basta, kahit yung isa na lang na pagkakakapit, huwag mo ibibigay sa demonyo yon. Kapit lang. Hasabihin ng iba, Father, wala na akong pananampalataya. Eh, ba't kinakausap mo ko? Ba't nagdarasal ka? Ba't nagsisimba ka? Meron pa. Kung nakabitaw ka man, hindi ka niya binibitawan. Nakabitaw ka, nakakapit siya. Ganun. So, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kahit sino dito, mayroong pinagdaraanan. Yung iba, sobrang mabibigat. Yung iba sobrang mabibigat na kung hindi lamang may takot sa Diyos, kung hindi lamang masamang magpakamatay, matagal nang kinitil ang kanilang sariling buhay. Mind you, maraming ganyan. Sigurado ko, ito yung mga taong na-encounter natin. Nakangiti kahit paano, nakakatawa, nakakapustura. Pero sa loob-loob nila, ang bigat-bigat pala ng dinadala nila. Imagine encountering such kind of people, tapos susungitan mo. Ni hindi masyadong narinig yung inutos mo, hihiyain mo. Simpleng pagkakamali, mumurahin mo. Tandaan mo yung minumura mong kasambahay mo. Pag uwi ng bahay niyan, anak yan, o kaya natay yan, o kaya nanay yan. Gusto mong minumura ang nanay mo? Niloko na ito? Lulokohin mo pa? Umuutang sa'yo? Papatungan mo? Nang patubong sobra-sobra? Tapos sasabihin mo, tinutulungan mo lang siya? Kung hindi ka magpapatubo ng sobra-sobra, kung hindi niya kakagatin yon, magpapakutang ka? Sa pamilya, ganyan din. May mga pagod na, bibigyan mo pa ng sama ng loob, patong-patong na ng problema, dadagdagag ka pa. Ano sa paningin mo, sa pakiramdam mo ang magiging pakiramdam nila? Ganito, dapa na sinusudsud mo pa, sinusubsub mo pa. Huwag naman sana. Lahat tayo, totoong may pinagdaraanan. Kaya kung minsan, kung makapagsalita ka, gano'n na lang. Bakit? May pinagdaraanan ka rin sa pamilya mo eh. Okay, okay. Pero, hindi lahat tayo pare-pareho ng pinagdaraanan. Hindi totoo yung kasabihang, we are all in the same boat. Sapagkat yung iba sa atin, naka-cruise ship. Yung iba sa atin, naka-barko. Yung iba sa atin, naka-balsa. Yung iba sa atin, styrofoam na lang ang hawak sa gitna ng karagatan ng problema. Ikaw, maganda pa support system mo eh. Nakahawak pa at parehong kamay mo, may humahawak pa sa'yo, sila baka daliri na lang, tapos itutulak mo pa. Yes, sana mga kapatid, in this world where the devil has spread so much hate, piliin nating maging mabait. Kasi sigurado ko, people come into our lives not by accident. It's either pinupapunta sila ng Diyos sa atin, o tayo ang pinapapunta ng Diyos sa kanila. Either way, we can experience even a glimpse of heaven here on earth. If only we will choose to be kind, even just a little bit. Yung pang konting tip, konting smile, konting pagiging considerate, yung kahit hindi mo gusto yung binibenta niya, nakita mo, sigurado, tagal nang nasa ilalim ng sikat ng araw, bilin mo, kahit ipamigay mo na lang yung binili mo. Sa pamilya, konting thank you, konting lambing, konting thoughtfulness, konting pag-aalaga, konting paghahalaga. Nako, kapag ganyan, kahit konti lang, masusungkit natin ang langit kahit saglit. It will have a ripple effect. Babalik at babalik, it won't be wasted. So isipin po ninyo, kung lahat tayo, at kung lagi tayong magiging mabait, ang mundong ito ay magiging parang langit. So, hindi po tayo nilikha ng Diyos sa para maging malungkot dito sa daigdig at upang maging masaya sa langit. Nilikha tayo ng Diyos upang dito pa lang maging masaya na tayo at upang maging mas masaya tayo sa langit.
ngayon pa lang, simulan natin dito ang langin. Sa mundong ito, na po pwede tayong maging kahit sino, piliin mo lagi na maging mabuting tao. Mas marami at mas dakila ang mga himalang ipagkakalob ng Diyos kung tayo ay naniniwala sa Kanya. Makailan ay may nakita ko na kalungkot-lungkot na post. Sapagkat ang isa sa mga kakilala ko sa Bulacan, Bulacan, miyembro ng samahan ng parokya, ay nasunugan. Uwi nila, ala na, tupok na, wala nang natira. So, pinost niya yung mga pictures ng pagkasunog ng bahay niya. Tapos, ang caption ay ganito, "Salamat sa Diyos at walang nasaktan sa pamilya namin at wala nang nadamay pa. Salamat kung may magbibigay na mabuting puso. Salamat sa Diyos sapagkat alam naming may maganda o mas magandang plano pa siya." Yun yung pagiging secure sa pagmamahal ng Diyos. Yung kahit anong mangyari sa atin, maniniwala tayo na hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa atin. Maraming paraan ng pagparamdam ng pag-ibig. Hindi lang yung gusto mo. Hindi lang nag-iisa ang paraan ng Panginoon ng pagparamdam ng pag-ibig sa atin. O pwede kong sabihin na pwede siyang magparamdam din ng pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng hindi mga kaaya-ayang pangyayari sa buhay natin. Huwag nating i-box ang Panginoon sa isang paraan lang ng pagparamdam ng pag-ibig, sapagkat kung ang tao maraming ways of showing his or her love, mas talong ganun ng Diyos. Imagine kung yung nasunugang ito ay nagtampo sa Diyos. Inisip niya hindi siya mahal ng Diyos. I'm sure, mas magiging mabigat sa kanya at para sa kanyang pamilya ang lahat. And I think, baka maging mahirap sa Diyos na tulungan siya na magkaroon ng isang mas maganda pang bukas. Kung nagtampo siya, kung nawalan siya ng pananampalataya, kung nagalit siya, kung hindi na siya sa sampalataya magsisimba. Yes, hindi nakabatay sa pananampalataya natin ang kapangyarihan ng Panginoon natin. Kaya nga sa Matthew 13:58 ay nakagawa pa rin naman siya ng mga milagro, kahit konti lang, sa kanyang kababayan, sa kabila ng hindi nila pagsampalataya. Maliwanag ang sabi doon, "He wasn't able to do many miracles because of their lack of faith." So, ibig sabihin, nasasaad naman din doon sa Matthew 13, nakagawa siya ng konti. This goes to show na hindi nga nakadepende sa pananampalataya natin ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng milagro sa buhay natin. Pero, pupwedeng konti ang kanyang magawa dahil sa kakulangan o kawalan natin ng pananampalataya. Mga kapatid, kung may kiliti sa puso natin, may kiliti din sa puso ng Diyos. At hindi ito material na bagay. Hindi yung dahil nagdo-donate tayo sa simbahan at tumutulong tayo sa mahirap. Hindi rin ito yung papuri natin at pagmamahal natin sa Kanya. Hindi yun ang nagpapamove sa Diyos. Hindi yun ang nakakatouch sa puso ng Diyos. Hindi yun ang nakakakiliti sa puso ng Diyos. Kundi yung maniwala tayo na minamahal tayo ng Diyos ng lubos. Maganda na nagbibigay pa rin tayo, nag-aali pa rin tayo sa Kanya. Maganda na nagpupuri tayo sa Kanya. Maganda na minamahal natin siya. Pero dapat ang lahat ng ito'y produkto lamang ng paniniwalang, kaya ako magbibigay, kaya ako mag-aalay, kaya ako mamahalin ng Diyos. At kaya ako gagawa ng mabuti para sa Diyos, at pupuri sa Diyos, ay sapagkat alam kong mahal na mahal ako ng Diyos. Huwag po tayong padala sa takot. Huwag po natin kakalimutan ng lahat at tayo'y basta tatakbo na lang dahil tayo'y nagkamali lang. Sinasadya man natin o hindi iyan. Tayo man ang nagkamali o nagkamali ang ibang tao at nag-suffer lang tayo. Huwag tayong matakot. Sige, maging maingat ka na mula ngayon. Huwag ka nang tatanga-tanga sa pag-ibig. Pero umibig ka pa rin. Magpautang ka pa rin kung may ipapautang ka. At sa nakikita mo'y kailangan naman talaga. Pero mag-ingat ka na. Nevertheless, magpautang ka pa rin. Mag-put up ka pa rin ng negosyo. Pero magtanong-tanong ka na kung paano mo palalakarin, imamanage ito. Face the consequences of your actions. Accept responsibility sa mga naging kasalanan mo. Yes, mahiya ka, pero lumaban ka pa rin. Mag-move on ka pa rin. Magtrabaho ka pa rin. Tumayo ka pa rin. Wala namang
natatalisod nang hindi lumalakad ng pasulong eh. Kaya ka natatalisod sapagkat lumalakad ka ng pasulong. And so matalisod ka man, at least sumusulong ka. Eh bawat lakad mo ba natatalisod ka? Eh kung ganun, may diferensya ka. Pero kung bawat lakad mo pasulong, pakonti-konti, paminsan-minsan, parte ng buhay yon. Hindi ka naman Diyos eh. Ang Diyos lang ang sapat. Ang Diyos lang ang hindi nagkakasala. Ang Diyos lang ang hindi nagkakamali. Ang Diyos lang ang hindi naloloko. Tao ka. The Bible even tells us, yung taong malapit sa Diyos, yung taong banal na, yung taong makatuwiran na, nagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin, tayo pa kayang nagpapakabanal pa lang? Basta ang mahalaga, matalisod ka man, umuusad ka, sumusulong ka. Hanggang sa marating mo yung buhay at yung misyon na gusto ng Diyos para sa iyo. Tutulungan ka naman ng Diyos eh. Basta tulungan mo siya, itatayo ka niya, pero wag mong ibigay yung full weight mo kapag nadapa ka, plakdang-plakda ka. Hindi! Iunat mo ang iyong mga baraso, iunat mo ang iyong mga binte, unti-unti kang makabangon at ipull up ka ng ating Panginoon. Sa ating ebanghelyo, 3 beses, binigyan ng tsansa ni Kristo si Pedro na makabawi. Hindi lamang talaga 3 beses eh. We keep on saying, God is the God of second chance. Pero pansinin po ninyo, medyo binabago natin. God is the God of second chances. So ibig sabihin, napakaraming chances. Sapagkat ganun naman talaga ang Diyos. Kaya't kung binibigyan ka ng niya ng second chance, ng another chance, lalo pat seryoso ka namang bumabangon sa iyong pagkakamali sa tuwing ikaw'y madadapa, siya na tumutulong sa iyong makabangon ang tutulong din sa iyo habang panahon hanggang sa matupad mo ang iyong misyon, lalong-lalo na para sa pamilya mo. Yung ikay maging mabuting asawa, maging mabuting magulang, maging mabuting anak, maging mabuting kapatid, ano man ang pagkakamali mo, basta bumangon ka, maaabot mo yon sa tulong ng ating Panginoon. Ang daan mo kapatid, ang daan ng kabiguan at tagumpay, isa lang. Pero yung tagumpay, mas malayo kesa sa kabiguan. Kaya kapag hindi ka tumigil sa pag-abot ng pangarap mo, ng mission mo bilang isang Kristiyano na maging mabuti unang-una para sa pamilya mo and then sa ibang tao, sa simbahan ni Kristo. Pag hindi ka tumigil, maabot mo yung tagumpay. Mapapagod ang demonyo na bigyan ka ng takot at pagkabigo sa buhay.